Hello po, magandang araw po ma'am. Ito po yung makina natin na Pandora House. Ito po yung mga libre po niya. Dito po. Yan. Tapos yung transformer natin, yan. Ito po yung pinakabuong makina po. Yan, makita niyo po. Maganda po siya. Yan. Ngayon po, lalagyan ko po ng sinulid para maituro ko po sa inyo kung paano maglagay ng sinulid. Yan. Ito po yung paglalagay po ng sinulid. Una po, ilagay niyo na lang po dito. Yan. Tapos may mga araw po kasi yan dyan. Yan, isabit niyo rito. Tapos dito po, pababa na dito. Ganyan. Dito naman, sabit niyo dito. Paakyat po. Tapos isabit niyo naman dito sa pickup lever. Yan. Yan, no, may mga araw yan po. Eh, hindi po kayo maliligaw dyan. Tapos yan, diretso na po to, papunta ng karayom. Yan. Tapos ito po ay mayroon siyang thread shooter po. Yan, kung tawagin nila. Ito po yung babaan dito sa likod. Ito po yung babaan ng paa. Yan. Ito ang thread shooter niya. Ibaba nyo na lang po to. Yan. Tapos ito, isabit niyo rito bago sabit naman ulit dito sa may pinaka-hook niya. Oh. Yan. Ganun po. Napakadali lang po yan. Yan. Yan, pasok na po yung ano. Sinulid natin. Tapos sa ilalim naman po, katulad po nito, itong pinaka winder niya, ito po, huwag niyo pong ibabaliktad dito, kailangan po, yung sinulid po, pag ikot po niya, papunta doon. Kasi pag ganito po, natatanggal po doon sa ano, baring ang tahi, maluwag, kaya ang paglagay po, pakontra doon sa pag-ikot ng ano, yan. Tulad niyan. Tapos ito po, may nandito yung instruction niya kung paano ilagay. Papasok mo doon sa pinaka-hook. Kaya ano. Yan. Tapos, pick-upin nyo naman po rito. Ito po yung pinaka-hand wheel niya. Ito. Yan o, hand wheel. Ito yung ano. Dito nyo po yan, may ikot. Papunta po sa inyo, paikot yan o. Yan. Tapos yan, nandito na po yung sinulid sa ibabaw. Yan. Tapos takpan ko po. Nandito po yung takip niya. Yan po. Yan po. Tapos itaas natin. Ito po, extension po. Nandito po yung mga accessories natin. Yan. Pati libre po na gunting, nandito rin po. Ayan, yung gunting natin na libre. Ayan po yung mga gamit niya. Ayan po. Ngayon po, itahi po natin. Ito po, yung pinaka-tension po, kaya po ang nakalagay dito, insik lang po, hindi siya numero, dahil kumbaga yan ang pinaka-gitna niya, sentro niya, para pantay siya. Tapos ito naman po yung atras abante, yung reverse. Ito yung start stop, nandito naman po yung speed niya, mabagal, mabilis man o mabagal. Ngayon po, ang selector po ay nandito po, makikita yung pag-select. Diyan mo iniikot yan. Tapos dito mo nakikita yung mga stitches po niya. Yan, katulad niyan. Ngayon po, ilalagay ko siya sa street, letter C, yung madalang na ano, diyan ko po ikutin. Yan. Street, yung madalang. Kung medyo mapino, yan, sa letter B, tulad po niyan. Ngayon po, papatakbo ko na siya. Yan, di ba?
medyo bilisan natin. Ayan. Ito po yung atras sa banti. Ayan po. Pantahi po niya. Makikita niyo. Pantay na pantay po. Ayan. Ngayon po, magpalit na naman tayo ng stitches po. Lagay natin sa zigzag. Ayan. Ayan po, zigzag na po yan. Napakasimple lang po siyang gamitin. Ayan. Ayan. Lahat po ng stitches po yan, kinukuha po yan. Ayan. Ayan. Letter G, same edging. Letter G, same edging po siya. Ayan. Tapos ibang stitches naman. Yung sinulit sa ilalim. Pick up ulit sa ilalim. Napakaganda po niya. Tapos yung ibang stitches na naman po, maglipat na naman tayo. Garter rise. Pag mga garter, mga pajama, mga ganyan, ayan ang itatahin nyo yung letter I. Dahil kahit maunat man yung tila, hindi siya masisira yung tahi. Tapos, yung letter G. Lahat po yung stitches niya, lahat kinukuha. K. Maganda po. Tapos, yung L. Napakaganda. Tapos, mag-button hole naman po tayo. Yan po, may button hole. Ang una po, 1. Ang number 1 po ay paabanti siya. Yan. Sa button hole, mayroon po yan manual dito. Ay, may ano siya, guide siya dyan sa ilalim. Ganyang kahaba, huwag natin masyadong habaan. Tapos ilagay natin sa number 2. Kunting ano po yan, yung kunting tusok lang, 2-3 lang, pwede na yan. Kasi pangit po pag makapal. Dahil babara po yung pagkatahi. Tapos number 3, aatras po yan. Ganyang kahaba. Tapos balik naman tayo sa 2 or 4. Ayan. Ayan po. Pinakatahin niya. Napakaganda po. Bubutasan mo na lang yan. Biyakin mo na lang ng cutter. Napakaganda pong pagkatahin niya. Sakali po mayroon po kayong hindi nalalaman, pwede po magtanong, may nakalimutan kayo. Yan, mag-like and share na lang din po sa aking YouTube channel.
O kaya sa Facebook po, pwede niyo akong makontak. Maraming salamat po.